What's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat. At ayan, ako, eto, medyo na naman tayo. At eto po ang ating pag-uusapan. Eto, kita nyo po. Kasi mayroong mga lumabas po na survey na malakas daw sa ano sa Mindanao si Marcos Jr. Especially dun yata sa Barm. Pero kasi ako, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan. Hindi naman totoo yan. Hindi po talaga totoo yan. Kahit anong mangyari, hindi talaga ako naniniwala dyan sa mga survey na yan. Yung mga pinopost ko dyan, nang-aasar lang ako sa mga tanso. Para makita nila na mayroong survey na nangunguna si Yorme. Yan. Pero hindi po talaga ako naniniwala dyan. Nangiinis lang tayo. So ngayon po, eto actually itong post po na ito ay nakita ko sa Facebook ni Ma'am Samira Gutok. At ang sabi niya po dito, eto sinyer niya yung post ng The Chronicle. Inendorso ng pinakamalaking koalisyon ng Muslim religious leaders, si presidential candidate Isko Moreno Domagoso. Nangako ng suporta sa kanya ang UMA Party, Jamaat Tabligh, United Imams of the Philippines at iba pa. Ayan, at iba pa ha. Ibig sabihin, hindi lang yan tatlong yan, marami pa. Nagpapasalamat sila sa pagtatag ni Domagoso ng kauna-unang Muslim Cemetery sa bansa. Nangako rin siyang tatapusin ang Marawi City Rehabilitation sa December 2022. Diba, napakaganda po yan. Pag mayari yung rehabilitasyon ng Marawi City na nasira noong Marawi Siege. Yeah po, at ito po ang sabi ni Abu Muhammad Sarangani, chairperson ng UMA Party. At sabi dito, you are the right man to lead the country. You are the right man to lead the... you are our upcoming president and you can count on our support. Inulit pala yung nasa taas. So, you can count on our support. So, ayan, no? Kita nyo naman, sabi ko nga sa inyo, malakas talaga si Yorme sa mga Muslim po natin na kaibigan, mga kababayan po nating Muslim, malakas po talaga si Yorme. Yan, dahil nga po si Yorme po ay, kumbaga siya talaga yung ano yun, siya po lang po talaga yung nakapagpagawa nitong sementeryo na ito. Hindi po yung mos ha, hindi mos. Doon po sa mga tanso na nanonood dito at Makaleni, hindi mosque ang pinagawa ni Yorme ha, sementeryo. Kasi yung pahalagahan mo, ang afterlife na kumbaga yung paghihimlayan ng ating mga kapatid na Muslim, napaka-importante po sa kanila noon, napaka-special po sa kanila noon. At yan po ay kanilang tatanggapin at as a parang token ng iyong appreciation sa kanilang religion. Kahit na hindi ka Muslim, yung ginawa mo na yun, hindi na nila makakalimutan yun. Talagang tatanawin nila yung malaking utang na loob. Diba po? So, alam niyo po, napaka-imposible lang nung lumabas na survey. Hindi ko lang nakuha yung screenshot. Pero kayo naman po siguro, nadinig nyo, nalaman nyo yun, na napakababa ng nakuhang puntos ni Yorme dun sa survey na yun. Pag ganun pa lang kagad na hindi ka panipaniwala, ibig sabihin nun, may anomalya yun o hindi tama ang mga datos na nakolekta noong survey na yun or inalter, yan, altered or dinaya. Kaya po ano eh, dito sa pagproklama na ito ng mga grupo na ito ng mga Muslim, aba, talaga pong malakas si Yorme sa Mindanao. At babalik nga po dito si Yorme sa Mindanao. Meron na tayong nakausap na babalik nga daw po dito. Wala lang exact date. Pero makikita niyo ulit si Yorme dito sa Mindanao at malaya siyang makakapangampanya dito. Hindi katulad ng ibang kandidato na hindi po, hindi ganun na yung hindi talaga makakapunta at medyo may takot sa dibdib pumunta dito. Pwera na lang siguro kung ilang batal yung sundalo ang poprotekta. Pero katulad ni Yorme na bumababa sa mga tao, paikot-ikot, Maguindanao, Takurong, Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Cotabato City. Yan ang mga pinupunta ni Yorme na talagang pinagkakaguluhan siya ng ating mga kapatid na Muslim. Diba? Saka ito pa, sa mga senatorables.
si Orme lang ang ewan ko lang kung saan nakasali tong si ano, si Albani. Pero di ba si Orme ang isa sa mga presidente na merong kasamang Muslim sa kanyang senatorial estate. Yan nga po yung sa katauhan ni Ma'am Samira Guto. So dun sa kaibang nagpapanggap na pro-Muslims daw sila, pero kasama yung kumakandidatong senador na papatayin daw lahat ng Muslim, ultimo bata, pati mga ipes, eh mag-isip na po ang ating mga kababayang Muslim ha. Kung kayo po'y susuporta dyan sa tao, na sumusuporta doon sa tao, ha? Yung pag po, eto, ano na natin, kapag po yung presidente na sinusuporta ninyo, sumusuporta doon sa kanyang senatoria balls, na sabi nga ipapatayin daw ultimo ipes, doon sa mga bahay ng mga Muslim nating na kapatid, pati yung mga bata daw, ipagpapapatayin, aba, mag-isip na po kayo. Ibig sabihin po niyan, hindi na rin yan pabor sa Muslim. So, yun lamang po. Maraming salamat po. At ito, napakagandang balita po nito. Medyo isip-isip na po. At bakit pinipili si Yorme ng ating mga kababayang Muslim, ng ating mga kapatid na Muslim? Isip-isip na. Yeah po, so meron pa po akong kasunod na video nito. Meron pong kasunod tong video ha, hindi pa po ako tapos. Meron na akong idudugtong na video dito. Panoorin niyo po ang mga katagaan, mga sinasabi ng mga tao na tuwang-tuwa sila doon sa Muslim cemetery na pinagawa ni Yorme. Ayan, kaya po mahal ng mga Muslim si Yorme. Sabi nga po, meron nga pong nagsabi sa akin na isang retired personnel, sabi nga po niya, wala sa Luzon, wala sa Visayas ang tunay na laban, kundi nandito sa Mindanao. Dahil kung sino ang manalo dito sa Mindanao, sa mga bilangan dito, yun daw po ang mananalo sa buong bansa. Sana, totoo, di ba po? Ala naman pa tayong katibayan dyan, pero yung nung sinabi sa akin yun, medyo napaisip ako, tama nga, pwede, kasi napakarami pong botante dito, at mostly Muslim po. So, sana talaga si Yorme ang palarin at maging nating maging presidente na. So, eto na po ha, panoorin niyo po yung susunod na kasudlong na video nito. So, maraming salamat po. Pilipinas, God first! God bless us all! I'm very happy. We are on track to our long-term goal. Part 2 ng ating long-term goal no, sa development sa city. At masaya-masaya ako para sa mga kapatid nating Muslim. No? Gusto ko lang magkaroon sila ng lugar dito sa Maynila na kung saan na yung mga labi na kanilang mahal sa buhay dito na rin sa Maynila mailibing no o mailagay sa kapayapaan sort of thing kasi mahal eh mahal magpa sa ano pag minamamatay na mga brothers and sisters natin Muslim binabiyahe pa sa Mindanao paano kung mahirap no at least ito makikita nyo our simple token recognizing our Muslim brothers and sisters na ano nga akala ko nasa heritage ako eh. Oh, yung Taguig kasi meron sila. Tapos sa Northern Luzon yata meron din. Pero most of it dinadala pa nila talaga within 24 hours ha. Within 24 hours dadalhin pa nila sa Mindanao. Oh, ito may washing, may dasalan, may admin. Saka yung sepulterero 24 hours. O kasi minsan aabutin ng gabi. Dire-diretso kagad. Sok pa na sa oblong. So para 'di ba yung mga Christian sir, di parang ganito rin kapilya bago. Oh, ayan oh, tayo 'di ba nag-aano tayo. Una naglalamay at least 1 week. Pagka ililibing na 'di ba dadalhin natin sa simbahan. Oh, saka natin ililibing. Ito straightforward. Pagdating nung labi, hugas, pagtas ng hugas, dasal ng pamilya, at saka ng imam, no? Tapos sok pa na. Ito po ang kauna-unahang Muslim cemetery dito po sa City of Manila. Ngayon, we're looking into inaugurating it after 1 to 2 weeks po from now. Actually, ginagawan na lang po ng mga finishing touches dito kung makikita nyo.
yun nga lang, sa finishing natin, dun yung madetalye. So, medyo it takes a little time. So, we're looking into maybe 2 weeks from now, hopefully, ma-inaugurate na po natin ito. Dito po sa NCR, ito pa lang po ang ikalawa na Muslim cemetery. Ngunit, ito po ang pinakaunang Muslim cemetery that is run by the government. So, meron po tayo sa Taguig, which is private, and then we have the City of Manila. Ngayon, outside of Metro Manila and outside of Manila, meron po tayo nasa Montalban, Rizal, at Bulacan. So, medyo malayo-layo po ito. Everything actually was consulted with the Muslim scholars. Upon yung creation pa lang po nito, ikininsulta na po natin ito sa ating mga religious scholars hanggang sa mga proseso. Actually, kung tutusin, mabilis lang po ito mapuno. Nasa 600 lang po ang kapasidad natin. Ngunit, what we aim for, ang objective po natin dito is really ay hikayatin po ang iba't ibang cities, ang iba't ibang LGUs na let's preserve our culture and tradition. Dahil under RA 100066, meron po tayong provision na entitling the government to preserve our cultural traditions and heritage. So dito po, ginawa po natin sa City of Manila, inaalagaan lang po natin ang kostumbre ng pagiging Pilipino natin. So what we hope for is, actually ngayon po, inilegislate na po siya sa Congress. Ginawa na po siyang bill, hopefully ma-approve po, na magkaroon din po ng ibang mga cemetery sa iba't ibang LGU. Because if by that, pag ito po ay nangyari, ay ikinagaan din naman po ng mga ano, kinagaan din po ng pangangailangan ng bawat Muslim. Hi, Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka. Maraming salamat.